Nang sumunod na mga araw ay halos hindi nakikita ni Ella si Justin. Alam niyang malalim na ang gabi kung dumarating ito. At hanggang maaari, kung matutulog na lang siya, lumilipat sa malaking bahay mula sa cottage. Sa mismong araw na ng kasal ni Mitch, muli silang nagtagpo ni Justin. Ito mismo ang principal sponsor. Inaasahan niyang naroon din si Amanda, subalit wala na ito. Ayon kay Nanang, nagpatiti daw sa driver sa mama nito sa bayan ng gabi ng bisperas ng kasal ni Mitch. She was walking down the aisle nang sa pag-angat niya ng paningin ay mga mata ni Justin ang nasa lubong niya. Nasa unahang pew ito kasama ng iba pang sponsor sa kasal mula sa panig ni Tim. Tall and handsome and distinctive in his three-piece suit. The eyes that followed her evermore were as dark as polished jet. Sa mga mata nito ay naroroon ang akusasyon, kapaitan at galit. Ano ang karapatan nitong akusahan siya? Hindi siyang nagpakasal sa ibang lalaki, kundi ito kay Amanda. She swallowed the lump in her throat and tried to break eye contact, but she could not. Tila hinihigop siya ng mga mata nitong tanggapin ang galit at akusasyon mula rito. Nang mula sa mga nakaupo sa fuse, ay narinig niya ang mga bulung-bulungan. Hindi ba't si Michaela bagayan na yan? Yung kontrabida sa soap opera? Siya nga, napakaganda niya sa personal. Hindi ko maintindihan kung bakit siya kontrabida. Gayong mas magandang higit siya kaysa sa bidang babae. Baka talagang salbahe tulad ng role niya. Niinis nga ako dyan kapag nanonood ako ng show. Hindi ba't mistress daw yan ang may-ari ng estasyon? Yung dating actor at producer na ngayon? Nako, hindi natin alam. Baka nga chismis lang yun. Alam mo naman sa showbiz. Pero taga rito sa atin yan, sa JC nag-aral. Mamaya'y papirma tayo ng autograph. Narinig niya ang mabilis sa pagsang-ayon ng ilan. At sapat na ang mga bulungang yun upang ituon niya ang tingin sa harap ng altar. Binalaan na niya si Mitch na baka makilala siya ng mga tao at maaaring makaagaw ng atensyon ang pagiging celebrity niya. Subalit baliwala yun kay Mitch. Ipinagmamalaki siya nito. She wish she could make her exit easy and unnoticed. Nagpaalam na siya sa magkasintahan at kay Nanang Martha na aalis. Pagkatapos na pagkatapos ng kasal, agad namang pumayag si Mitch. Naunawa nito kung bakit niya gagawin yun. Sa durasyon ng kasal ay alam niyang nasa kanya ang mga mata ni Justin sa bawat sandali. Hindi miminsang nagtatagpo ang paningin nila. And she endured each agonizing moment. Nang matapos ang seremonyas ng kasal, hindi inihagis ni Mitch ang bouquet nito. At sa halip, iniabot mismo sa kanya. Hinagkan siya nito sa pisngi. Go and find someone worth your love, Ella. Bulong nito. Nararamdaman ko sa puso kung makakatagpo ka ng lalaking mamahalin ka ng totoo at labis. Nasa Maynila kami ni Tim sa susunod na linggo. I want to meet your daughter. Aalis na ako. Ganting bulong niya. Pwede ko bang hug ka ng maid of honor? Si Tim na nakangiting lumapit. He bent and kissed Ella's cheek. Thank you for gracing this occasion, Ella. Ngumiti siya at nagpakuha ng ilang picture kasama ang mag-asawa. At nangangatensyon ng mga ito'y nakuha na ng iba pang mga bumabati, nakasiksik siya sa mga sponsors sa tabay. Subalit kinakailangan makipagkamay muna siya sa ilang naroroong hindi niya naiwasan. Mabilis siyang umatras patungo sa may exit, sa may malapit sa altar upang hindi makatawag ng atensyon sa mga fans na alam niyang naghihintay lang ng pagkakataong malapitan siya. Sa labas, naroon ang kotse niya. Ang mga gamit niya nasa trunk na rin at nailagay na niya kaninang umaga. Mabilis siyang pumasok sa kotse at lumayo sa lugar na yon nang mabigat ang dibdib. May ilang minuto na siyang nagmamaneho. Subalit nang matanaw niya ang arko patungo sa Hacienda Montenegro ay nagminor siya. Perhaps, some women had masochistic attitude at kabilang siya ron. Bakit kailangan tanawin pa niyang lugar na yon? I'm doing it for the last time. Bulong niya sa sarili. Iniliko niyang sasakyan niya patungo sa dako ng burol. Gayunmay, hindi siya huminto sa paanan nun. At sa halip, idiniretso ang sasakyan patungo sa tabing dagat, sa mismong ibaba ng burol. May ilang sandali nang nakahinto ang kotse niya, subalit na natili siyang nakaupo roon. For a long moment, she gazed at the shimmering horizon where two fishing boats danced and bobbed. Ang tahimik na paghampas ng alon sa baybayin ay musika sa pandinig niya. Ang araw ng ilang sandali na lang ay malapit ng lumubog at kailanman hindi niya pagsasawa ang pagmasdan. She sighed sadly.
Binuksan niya ang pinto ng kotse at lumabas. Nang lumubog ang takong niya sa buhangin, tinanggal niya ang high heels at binitbit. Itinaas niya ang laylayan ng gown niya at tahimik na lumakad patungo sa baybayin. Mainit pa ng bahagya ang buhangin at nararamdaman niya yon sa mga paa niya, subalit hindi niya ininda. Lumakad siya patungo sa tubig at hinayaang maglaro ang mga alon sa mga paa niya. Napalingon siya nang marinig ang pagparada ng sasakyan. Ang four-wheel drive ni Justin. Her heart leap, lalo na nang makita niya itong bumaba. Inaasahan niyang lalakad ito patungo sa kanya at lalong lumakas ang pag-alo ng dibdib niya. Subalit na natili sa tabi ng sasakyan nito si Justin at nakasandal sa may pinto ng pick-up. What did he want from her? Bakit siya sinundan nito? Nakaparada ang four-wheel drive nito sa may tabi at hindi siya makakaiwas. At kung ano man ang sadya nito'y aalamin niya. Then she would leave this town. Kung hindi man maganang dibdib, at least peacefully. She walked unhurriedly towards him. Hinubad na nito ang coat at ang pangilalim na puting polo shirt na lang ang suot. And the sleeves were rolled back to his elbows to reveal strongly muscled forearms. Wala na rin ang necktie nito dahil tatlong botones sa polo shirt nito ang nakabukas at nasisilip niya ang matipunong dibdib. May mga alaalang nagpipilit umahon sa isip at puso niya. Subalit iglap niya yung pinalis. His hands were pushed lazily into his pockets. At habang humahakbang siya patungo rito'y nanatiling nakatuon sa kanya mga mata nito. Through the window of her car, inihagis niya sa backseat ng kotse ang high heels niya. Would it be too much for you to say goodbye and thank you? Wika nito. I left a note. Iniwan ko kay Nanang. How nice. At least this time, there's a note. Ano ba ang gusto mong sabihin, Justin? Wala akong alam na dahilan para magkausap pa tayo. Isang buntong hininga ang pinakawala nito. Then his eyes drifted seawards, presenting her with a glimpse of a hard profile. Muli humugot ito ng buntong hininga at humarap sa kanya. How old is your child? What? Agad ang pagdamba ng kaba sa dibdib ni Ella. Bigla ang panlalambot ng mga binti at napasandal siya sa kotse niya. Babae ba siya o lalaki? Ano to? Nagtatrabaho ka ba sa local press ngayon at gusto mo ng interview? Sinikap niyang maitago sa sarcasm ang panginginig ng tinig. Mahirap bang sagutin ang tanong ko, Ella? Umiwas siya ng tingin. My daughter's 3 years old. Pagsisinungaling niya. A muscle in his jaw flex. Gumuhit ang galit sa mga mata nito, subalit sandali lang yun at naglaho rin kaagad. Does her father acknowledge her? No. Mabilis niyang sagot. At huli na para bawiin yun, bagaman yun ang totoong sagot. Ang tinatanong ni Justin ay si Mike, ang alam ng lahat na siyang ama ng anak niya. So totoong iniwan ka ni Mike Aragon? It's none of your business, Justin. Kinukumpirma mo lang bang nababasa mo sa movie gossips? Be my woman again, Ella. Her eyes flew to him. What? I said be my woman. I'll take where Aragon left off. Name your price. Shock was an understatement. Mangha siyang nakatingala rito. Her mind searched for words, but could not find one. Sa bibig mo nang galing na hindi kinikilala ni Aragon ang anak niya. Think of your daughter's future, Ella. I could provide for you. Higit kaysa sa ginawa ni Aragon sa'yo. Let's put it all in writing. You're out of your mind. Marahil, but I want you. At all cost. Ang pagkamangha niya ay nahalinhan ng galit. Iniisip mo bang ganun ako kababa para pumatol sa isang maesawa? Pinatulan mo ang matandang yun, he said furiously. Pinatulan mo sa pag-aakalang magiging milyonarya ka sa piling niya. Walang asawa si Mike. Ipinapaalam ko sa iyo kung nakaligtang isulat yan ng mga reporters. What difference does it make, Ella? Your relationship with him is still immoral. At ang importante, may bibigay ko sa iyo ang lahat ng gusto mo. Ang pagkakataong maging milyonaryo. Tulad ng pangarap mo, ang makapaglakbay sa buong mundo. Magkasamang lungkot at galit ang naguumapaw sa dibdib niya nang umiling. You don't know what I want, Justin. Hindi mo alam. Nag-init ang sulok ng mga mata niya at iglap siyang tumalikod upang hindi nito makita ang nakaambang luha. She opened her car door, subalit nahagip ni Justin ang mga braso niya bago siya makapasok at hinatak siya. She ended up in his arms. I want you, Ella. I still want you. You're once mine, and I'll make you mine again.
The passion in his voice surprised her. He couldn't possibly want her with so much passion and intensity and then not love. Ipinilig niyang ulo. She was a fool kung padadala siya sa ilusyon niya. Justin wanted her flesh, nothing more. Bitawan mo ako! Nagpumiglas siya. Subalit hindi niya matinag ang mga braso nitong nakayakap sa kanya. And before she truly realized what he intended to do, he bent his head and kissed her in a savage hunger. Her senses swam. Hindi niya mapigil. It had happened so quickly, so unexpectedly. At ang init na nagmumula sa mga labi nito'y nagpaliyo sa kanya. Instead of pushing him away, she clutched the front of his shirt at kumawala ang ilang botones upang bigyan daan ang daliri niya na damhin ang dibdib nito. Elle had no idea how much she had longed for him until now. Her longing like knife. It went lancing through her. Nang ang init ng katawan nito'y tila dam ng tubig na nabuksan at nilulunod siya. She could not have resisted him, even if she had wanted to. The touch of his lips was like an explosion, bursting over her senses. As she parted her lips eagerly, suddenly, it seems pointless kung pipigilan niya ang pagkalat ng naglalagablab na apoy sa katawan niya. She pressed against him. Tumaas ang mga kamay niya patungo sa leg nito. Her fingers knotted in his hair, feeling the thick and silky feel of it. Oh, Ella, sweetheart. Ella was mindless, ni hindi niya namalayan nang buhatin siya nito papasok sa passenger seat ng four-wheel drive at ilatag ang katawan niya sa malambot na leatherette. Ella almost screamed in delight. Itinasit ang lilayan ng gown niya at narinig ang pagbukas ng zipper. Justin. Ang sikip. That old man must be some kind of... Oh God, Ella, it feels like the first time we... Old man. Tila nabuhusan ng yelo ang apoy sa katawan ni Ella. Marahas niyang itinulak si Justin sa pagkalito at pagkamangha nito. What's wrong? He asked. Sa kabila ng kalituhan, ay naglalagablab pa rin ang apoy. Sa mga mata nito, sunod-sunod ang paghinga niya. Ang sensasyon ay nasa katawan pa rin niya at hindi agad masugpo. I'm sorry, Justin. This is all a big mistake. Nalili yung umikot ang mga mata niya sa loob ng sasakyan. Nakita niya ang panloob niya sa sahig ng sasakyan. Mabilis niya yung dinampot at inabot ang bukasan ng pick-up. Now hold it. Galit na pinigilan ni Justin ang braso niya. You can't do this to me, Ella. Not after. Pumikit at umiling ito nang makita ang determinasyon sa mukha niya. He did not even bother to cover his feeling. He uttered an oath angrily. Ibinagsak ang ulo sa sandalan at humugot ng marahas na paghinga. Sinisikap na kalmahin ang sarili at sugpuin ang apoy sa katawan. Yet his hand were like steel vice on her wrist, unwilling to let her go. Let me go, Justin. Isang pagkakamali ang lahat. Nagpapasalamat siya at sa huling sandali natauhan siya. You're married. Hindi mo naisip yan kanina. He glared at her, furiously. I'm sorry. Sorry? Alam mo bang halos manggalaiti ako ng galit sa'yo, Ella? Alam mo ba yon? Hindi ko maintindihan ang uri ng moralidad mo. Then don't. Bitawan mo ako, Justin. Gagawin ako sa daan. Her voice quivered in a mixture of anger, passion, and shame. Nilingon siya nito. May ilang sandaling hindi nagsalita. Tumaas bumaba ang dibdib. Banayad siyang hinila. Accept my proposal, Ella. At akong bahala sa lahat. She loved him so much that she was tempted to take his offer. It would be better than losing him forever. Subalit paano niya pakikitunguhan ang sarili pagkatapos? He betrayed her. Ipinagpalit siya nito sa ibang babae. Now that his marriage with Amanda didn't work, he wanted her back. On his terms? On his immoral terms. Puno ng pait ang ngiting pinakawalan niya. Huwag mong alisin ang paggalang ko sa sarili ko, Justin. It's all that I have after what I've been through. Mali ka sa mga iniisip mo tungkol sa akin. And no matter what you thought of me, I don't go for married men. Trust me, Ella. I'll take care of everything. She smiled blankly. I've trusted you before with my life, Justin. And all it had brought me was misery. Marahas niyang pinakawalan ng sarili.
Justin was forced to let her go. "Goodbye, Justin," she said sadly. Binuksan ang pinto at lumabas ang sasakyan. Nagtagi sa mga bagang ito. Nag-apoy ang mga mata sa matinding pagkabigo at galit. "Nakakainis ka, Ella, for ruining my life." Nahinto siya sandali sa paghakbang. "But what about my life, Justin? Your daughter's life?" Pagkuway, pinuno ng hangin ng dibdib at nagpatuloy na sa sariling kotse. She started ignition at ilang sandali pa lumayo sa lugar na yon upang huwag nang magbalik magpakailanman. "Mommy, wake up! Lolo's here!" Yugyug ng anak niya mula sa paanan at sumampas sa kama. Ngumiti si Ella nang mamulatan ng anak. "Morning, cupcake. Give mommy a kiss." The little girl planted a wet kiss on her cheek. Pinupog ni Ella ng halikang anak na humahagik-hik. Nang mula sa pinto'y sumungaw si Mike. "What's wrong with you? Dalawang araw ka nang hindi sumisipot sa shooting." Binalingan niya ang anak. "You can go and watch your favorite cartoon show, cupcake." Bumaba ng kama ang bata, tumingala sa matandang lalaki. "You promise we'll go fishing, Lolo." "Sure, honey." Masuyong ginulo ng matandang buhok nito. "And that be on Sunday at the farm." Nagtatalong lumabas ng silid ng ina ang bata. Si Mike ay pabuntong hiningang naupo sa dulo ng kama ni Ella. "Nagre-reklamo ang direktor mo. Pinapapalitan ka niya. Palalabasing namatay ka sa isang aksidente." Dumapa sa malambot na unan si Ella. Naghikab. "I don't really care, Papa. I'm sick and tired of that show. It's been running for 3 boring years now. Nakakasawa na. Bakit hindi na lang wakasan at magsimula ng panibagong storya?" "The audience loved that show, iha. Number 1 sa rating ang palabas mo. Natural na hindi gustong tapusin ng producer ang programa. And you're very effective. At nagtataka ang movie industry kung bakit hanggang soap opera ka lang. Gayong may kakayahan ka at mukha kang maging isang mahusay na artista." "Hindi ko inambisyong maging artista, Papa. I did that show for fun. And it's good while the fun lasts. At hindi na yun ang nararamdaman ko." "Kung mawawala ka sa show, then all the rumors about us will be justified, Ella." Isang malakas na tawa ang pinakawalan niya. "That you drop me like a hot potato dahil may bago kang delight? Come on, Papa. Hindi ba't sa nakalipas sa mga panahon, that rumor serve your purpose? Ang itaboy ang mga unwanted female attention." Isa uling buntong hininga ang pinakawalan ni Mike. "I was wrong, Ella. Gusto ko magpatawag ng press conference at i-anunsyo sa madla ang katotohanan. Sinisira ng balitang yan ang pagkakataon mong makatagpo ng tunay na kaligayahan. Nang lalaki, mamahalin ka." Bumangon si Ella at lumapit sa ama at hinagka nito sa noo. "Don't, Papa, pareho natin pinakinabangan ng chismis tungkol sa atin. Naitaboy ko ang mga lalaking abala lang sa buhay ko." She stared at her father thoughtfully. "What about you? Have you found your own true love at gusto mong pakasalan?" Isang bahaw na tawa ang pinakawala ng matandang lalaki. "Wala akong makitang maaari kong ipalit sa mamang mo, Ella. Maraming taon kong pinagsisihan ang pagkawala niya sa buhay ko. Ikaw at ang apo kong inaalala ko. Mahalaga kayong dalawa sa akin." "We're all right, Papa. Sabihin mo sa direktor na alisin ako sa show. Patayin sa isang aksidente or whatever. I couldn't care less." Tumayo mula sa kama at bumaba. Dinampot niya ang brush at sinuklay ang alon-alon na buhok. "At ano ang gagawin mo, iha?" "Gusto ko magkaroon ng makabuluhang talking show. Ako mismo ang line producer. Pero plano pa lang naman yan." Matagal na tinitigan ni Mike ang anak. "What have you been doing when I was abroad, Ella?" Nahinto siya sa pagsusuklay ng buhok. "Anong ibig niyong sabihin?" "Ang sabi ni John, 2 linggo kang nawala. Ang idinahilan mo'y dumalo ka sa kasal ng kaibigan mo sa isang bayan sa South. Sa San Rafael ba?" "Yun ang totoo, Papa. At nakita kayong muli ng ama ng apo ko." It was a statement. Umiwas ang tingin si Ella. "Imposibleng hindi kami magkita." "Sinabi mo ba sa kanya ang katotohanan?" "Hindi, Papa. At hindi niya kailanman malalaman na may anak siya sa akin." Sa ilalim ng katigasan ng tinig ay naroon ang lungkot at pait na hindi niya nagawang itago. "Ang ama ba ang dahilan kung bakit hindi mo ginustong may makalapit man lang sa'yo?" Puno ng simpatya at pangunawa ang tinig nito. She gave a fleeting smile. "Hindi pa ako handa sa bagong relasyon, Papa. Yun ang dahilan." "It's been over 5 years, Ella. Hindi mo pa ba siya nakakalimutan?" "Oh, I'll forget him. Yes, I'll forget my own true love in a million years or so."
she said gaily. Buksan mo ang television set mo! Justin, bilisan mo! Bunga ni Doña Gina nang walang pasintabing pasukin siya nito sa silid. Subalit hindi siya kumikilos mula sa pagkakahilig sa couch. Nahinto sa pagtungo sa kinalalagyan ng TV si Doña Gina. Nang makitang sa kamay niya ay naroon ang kopita ng alak na wala ng laman. Akala ko ba'y masama ang katawan mo? Kaya hindi ka umaalis ng bahay mula kahapon. Hindi siya sumagot, nanatiling nakapikit. Ano bang nangyayari sa bahay na to? Pili ng matandang babae. Pinagtiisan ko ang mga iskandalo at paglalasing ni Amanda sa nakalipas na mga taon. Ngayon ikaw naman. I couldn't believe that you grieved for that. He gave a humorless laugh. You asked me to marry that woman, didn't you? Pagkatapos yung sabihin sa akin ang dahilan kung bakit umalis nang walang paalam si Ella. At nang malaman kong nagdadalang tao siya, wala akong mapagpilian kundi ang sabihin sa iyong pakasalan mo siya. At kahit gaputok ay hindi ka tumanggi. So don't blame me, Justin. I'm not. Still, I'm worried about her. She's 7 months pregnant. Tumiim ang mga bagang nito. Inabot ang botelya ng brandy at nagsalin sa kopita. That ladylike curse made Justin wince. Pagdating kay Amanda, hindi nawawala ng masasamang salita ang ina. Humakbang ito patungo sa television set at binuhay yon at inilagay sa Channel 6. Tatapos na ang eksena gusto kong ipakita sa iyo. Ella show again. He said in disgust. Muling dinala sa bibig ang alak at inubos ang laman. Don't you get tired of watching that soap opera? Well, I am now. Lalo na tinanggal siya sa show. She was murdered. Justin, what a horrible way of getting rid of... Ma. Malagihay na putol niya sa sinasabi ng ina. Alam mo naman yan, di ba? Bago pa man nagtungo si Ella dito 3 months ago para sa kasal ni Mitch, naman siya ng mga gossip magazine. Nabinili mo namang lahat. Tahimik na naupo sa armchair ang matandang babae. Tinitigan ang anak na muling nagsali ng alak. Nangingitim ang pisngi sa 2 araw na stubbles. Hindi mo ba siya mapapatawad sa ginawa niya, Justin? Ella's very young then. Yun ang isa sa dahilan kung bakit hindi ko gustong sang-ayunan na makasal kayo nung una. Ay, babalik na naman ba tayo dyan, Mama? It's making me sick. Sa nakalipas ng mga taon, parang hindi na wala sa bahay na to si Ella. Justin waved his hand impatiently. He groaned. Gusto kong sisihin ang sarili ko sa nangyari sa kanya, Justin. Nakita ko ng kakaiba ang anyo niya nang babain ko siya sa cottage. Nangingitim at namumugto ang mga mata niya. At ayon kay Laika, hindi kumakain. Dapat ay pinilit ko siyang alamin kung bakit. Muling buong kapait ang umungol si Justin. Let's not torture ourselves, okay? I offered her a proposition when she was here. Tinanggihan niya. Married men were not her cup of tea. Kumunot ang noon ng Donya na tinitigan ng anak. Sinabi niya sa iyo yun? Yes, she's a cap woman. Mistress na isang matandang milyonaryo. Kaya hindi ko maintindihan ang uri ng moralidad niya. He shook his head in disgust. Sabi mo nga'y chismis lang yun. Maaaring hindi totoo, iho. Yun ang totoo, Mama. Ganun may umaasa akong totoo rin ang balitang tuluyan na siyang iniwan ng matandang yun. Lumuwas ako sa Maynila nitong nakaraang linggo, hindi ba? Wala sa loob na tumango si Doña Gina. Gusto kong ulitin uli ang alok ko, taking advantage of the fact that the old woman had really ditched her. So I went to her place. Pinilit ko si Nanang na sabihin sa akin ang address ni Ella. It took me a lot of persuasion bago niya ibinigay sa akin. Natuntun ko ang tinitirhan niya sa isang townhouse sa Green Hills. But I was wrong. Hindi siya iniwan ng matandang yun. O may plano nang iwan siya with my own eyes. I saw them together. Nakakbay sa kanya matandang yun habang inihahatid niya sa sasakyan kasama ang isang batang babae. Their love child. Mahabang sabi ni Justin. And she lied to me. Sinabi niyang hindi kinilala ng matandang yun ang anak nito. She's a whore. Unexpensive. But still a whore. Anong kaibahan niya kay Amanda? Matagal na tinitigan ng Donya ang galit at miserableng anyo ng anak bago banayad na sumagot. You love her, Justin. Yun ang kaibahan. All these years, nanatili siya dyan sa puso mo. And that's the reason why you've been drinking. Nakita mo siya at tuluyang nawala ang pag-asa mong may babalik siyang muli rito. Tumayo ito at humakbang patungo sa pinto. She can go to hell for all I care. Perhaps,
She'd been there, Justin. And we're both responsible for what she is now. Kailan kaya malalaman ni Justin at Doña Gina ang totoong katauhan ni Mike Aragon? Ano naman kaya ang mararamdaman ng binata sakaling malaman niya ang totoo? Ang kasagutan, abangan niyo po sa susunod na kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po.